Today is the day. Malalaman na natin kung ano ang resulta after 2 weeks. And kagabi pa kaming hindi nakakatulog ng maayos. Kakaisip. Masyado mo naman biniflex yung kotse mo. Sobrang saya ni RB guys. Kasi may bago na naman siyang kotse galing kay Mami Oni. Yes. Thank you syempre. May bago tayong car. Ang yabang niya porket yung kanya may sunroof yung auto. Dali papalagyan ko yun sa'yo para mas maangas din. Pero hindi pa rin na natatanggal yung kabak ng asawa. Kagabi pa kami magkausap, inumaga na kami, and then hindi pa rin talaga kami makatulog kakaisip. Pero ayun, eventually napagod din kami kaka-overthink, nakatulog din kami. Papunta na tayo sa ultrasound clinic na pinupuntahan ko mula kay Abby up until now. Sino lang doon? Some spotting yesterday. Hindi, hindi spotting. Mild cramp lang. Mild cramps. Basta wala actually, kanina. Kaninang madaling araw yun. Then I go, siguro kasi sa pag-overthink ko lang. Then sabi ko, hindi kami makatulog pareho. Sabi ko, kasi inihintay mo yung after 2 weeks. Sabi ko, gano'n. Oh, let's see. Ha? Congratulations! Ayun! It's good! Ano ba yan? Salamat naman, Lord. Oh, nandiyan na siya. Nakakakabang mag-ultrasound, ah. Pag-viability. Kasi ay, of course, di ba? Dapat tahimik ka lang. Alam ko na sa kapanag yung Grace Anatomy siya. Oo! Tahimik ko alam. Kaya pag halimbawa, ano, ayoko muna talagang that di ko nakikita. But I already saw the heartbeat. I'll measure lang, ha? Oh, very ano tayo, very accurate, di ba, 5 weeks, 2 weeks ago, you are now 7 weeks. Yes. Totoo na. Congratulations, ha. That's the heartbeat. Of course, I cannot open it pa for you to hear. You will be able to see it now. Can you see the flickering? Opo, po, ayun po, ayun lang. Yes, yes. So, that's the heartbeat. So, yan yung pinaka-importante at this point. Salamat naman. 154. So that's what we expect. So heartbeat is around 120 to 160. So you're good. Hindi mo makita yung heartbeat talaga. Oo naman! Yes! I'll zoom it out. Yes, that's... Mag-isa lang siya, pati. Yan, okay. Okay. May live ba kayong twins? Wala po. Okay, oh. Mag-isa lang siya. Mahirap pag twins. Meron ko naman, di ba, Dok, na hindi ko madedetect kasi iba mo, no? Yung type of thing. Mga ganun, di ba? Bigla na lang in the middle of pagbuo nila, bigla mag-separate. But you need to show this to doctor, ha? There's a small parang subtotal. Sometimes it's bleeding. So the good thing is you don't have spotting at this point. Apo. But you have to show it para doctor could give something to support the pregnancy. But well and good, kasi nandiyan naman ang heartbeat. So, para lang ma-prevent, no? I'll measure lang. Cute nga, no? Ganyan lang talaga pag 7 weeks, ha? Until it'll have yung parang mga lymph buds eventually. So, at this point, that's the only thing that we have to expect. The heartbeat. Very good! Actually, sobrang worried kami doon kasi nasabi ko baka mag-inglighted ovum or what. Kasi ako worried. Ang dami kong pinag-titate. Kaya usually, di ba, I want to celebrate with you. Pero sabi ko, di ba, I'll tell my congratulations once I'll be able to see the heart. So at this point, of course, we have to support the pregnancy. One day at a time. So show it to Doctora O para she would be able to know your pregnancy status and see kung yun lang, may konting subchorionic. Pero sabi ko nga sa'yo, you've had it before. Apo. So usually, binabantayan lang naman talaga. So I'm measuring na lang the uterus, no, the structures. So this is your ovary. Makikita niyo yung kung saan ovary nag-ovulate. Ganda ng, ganda ng heartbeat. Makakatulog ka naman na siguro, no? Ang hirap ng 2 weeks, no? Yung waiting. Pag naghintay ka na, parang ang bagal. Yes, sabi ko yung... That's the longest 2 weeks usually yung, for... Yung first baby ko, inip ako. Sa second, pagplanado, ang bilis ng panahon. Pero itong pagbiglaan talaga pa, waiting din ka naman. Tapos ang haba pa ng vacation, di ba? Saya! Saya ka ba? Kagabi po kami worried. Baka naman yung sabi ko sa kanila, ready ko na yung sarili ko sa buka. Paano mag-blended ovum? Ano gagawin natin? Ang hirap na, no? Kasi ano siya, two-edged sword talaga eh. Kailangan i-terminate sabi ko. Oh, ano gagawin natin? Kaya i-ready ko yung utak. Sabi ko mag-overdue. Bukas na isipin. Bukas naman eh. Sabi na talaga. Buti naman.
Ang hirap din mag-reveal kapag, alam mo na, may mga findings na, ano. So, June 23, ha? Huh? That's your expected date. So, on your next plan. Yeah, but of 18, course. 18, siya. Plus minus 2. Kung mukha mo ka. Oh my God. Magkasunod lang sila ni Abby. Parang ano ang June sa'yo, ha? But that's the 40th week. The June 23. So, see, you have to deliver prior. 39. Saktong ka 39 yun ko siya pagpasok ko 39. Ano naman? Oo. Para bang yun siyang first time? Oo. Hindi ko sabi ko. Sabi ko sa vlog mo. Parang bago pa rin. First time. This time pa lang yung emotion. Kasi more on takot ako sa mga. Anyways guys, sa mga then, dito ako lagi, guys, from Yabby up until itong sunod. Sana nga nalaman ko ito kay Happy pa lang kasi hindi very comfortable magka-put yourself. And then talagang, tinanin naman ko siya. Very comfortable. And guys, of course, the husband could be inside. So we wanted to be a good experience kasi diba medyo scary though if you learn that you are pregnant. So I think the environment somehow lessened the worry. But we're glad that it's a good pregnancy. It's a viable pregnancy. Thank you. You're welcome. I'll check it again. Thank you. Thank you, Paula. Ayun, guys. Mga naghahanap ng mga ultrasound. And a baby bun. And guys, alam niyo ba? Gusto ko dito, guys. Ano siya? Nasa mall siya. So, hindi ako yung para magpa-schedule na, ay, next week pa yung ano, ultrasound. Pwede ka anytime. Pwede ka mag-walk. Basta na the mall is open. Oo, every day talaga. Basta open yung mall, guys. Dito kayo, promise. Alam niyo, wala, hindi niyo nababalikin yung dati na pinapa-ultrasound. Ay, hirap. Promise kasi ako, doc, diba? Sabi ko, sana muna pa lang nalaman ko na ito. Ayun. I hope the other patients also feel that way. Kasi that's what we want naman. For you to, you have an environment na you love to go back to. Bye-bye! Nandang kami, Doc, guys. Hindi ako pinagbabayad dito. Kaya gusto ko dito, walang bayad. Charot lang. Anyways, uwi na tayo para malaman na nila yung results. So, ngayon nandito kami sa... Nandang na ako, 28. Oo. At hindi mo alam kailan siya. Magpapacheck si daddy ng eyes niya. Kasi ako, kinuha ko na yung bago kong salamin. Kasi nga, tumaas yung grado ko. And hindi ko nabalikan. So, ang ending, ang tagal, kasi ang daming tao Sunday ngayon eh. Ending, nakuha ko lang yung salamin ko. Next time na siya. Antok na antok ako, daddy. Gusto ko pa matulog. Hige, pag-uwi na tayo. Okay, uwi na muna kami, guys. Holy hands pa kayo, ha? Dahil lang. Yung ko sanang nakaraan, pinag-uusapan rin ko parenting. Oh my God. So ano, okay na? Normal na siya, hindi wala na siya problema. Oh my God. Bakit ang delay? Okay na. So pag may heartbeat siya, yung kung ano lang yung mga... Ano siya, sakto siya sa bilang. Pero sabi nga ni, sabi ng sonologist ko, pag nagpa-check ako sa uti ko, i-consider ko palang daw kung gusto ko lang naman ng sugar. Oo. Na ano, na parang yung mga disease, yung mga pagkakataka, pati yung gender. Mm-hmm. At least ano talaga, safe na buhay talaga siya. Meron talagang baby, hindi siya nabukos. Oh, di ba? Oh my God! Tatlo talaga sila! Finally! Ngayon lang nag-alam sa akin! Tatlo talaga sila! Di ba kami nag-ano nito? Nag-ano? Uy! Kasi hindi ko na alam gagawin. Mag-uusama, hindi ako makatulog. Sabi ko, kailangan natin maging ready. Paano kung hindi siya natuloy? Baka nga mag-overtake, bukas naman na yung ano, scan mo. Pinagalun niya ako. Kung yung mag-overtake, matulog ka lang, matulog ka lang. Papi, Arby, lalo ka na papi, lesson learned na. Huwag ako ba'y sinabi ako, please makinig naman kayo. Kasi wala namang wala si sinasabi ko, hindi naman para sa akin yun. Hindi kasi naiinis talaga kasi ako. Kasi syempre yung ganun pakiramdam. Ngayon masasabi talaga na tatlo na sila, may susunod talaga. Hindi yung
magko-congratulate ka o hindi. O alam mo kung hindi mo masabing tatlo yung bata, yung ganun. Ang sakit kaya sa puso nun, hindi ka makahinga. Hindi ngayon, congrats na. Oo, congrats talaga. Ngayon talaga kasi, pregnant na talaga siya na may heartbeat na matutuloy na talaga yung bata. And hindi na talaga siya yung nabubok, yung ganun. Kasi kahit sino papi, hindi makakahinga. Bilang nanay, pag nang niras pa ka, tatanggalin. Ang sakit, di ba? Yun yung inano ko, gabi sabi ko, asawa ko na terminate ko, kailangan ko na ihanda yung utak. Hindi yan, ginagamit, pinapalakas lang yung loob ko. Bukas na yung scan mo, huwag ka mag-isip, hindi yan, tutuloy yan, ginagamit na. Nga. Kung in-advise sa inyo yung isang tao, kahit pakiramdam nyo, bunganga sa inyo. Pag ano kayo, makinig kayo. Pag sinabing wag. At saka mag-practice kayo ng pawag-ipilso isa, desisyon nyo, alam nyo. Ikaw, Abby, bantayan mo yung asawa mo kung ano-ano yung mga tinitake sa katawan. Diba? Hindi yung ganyan. Okay? At least nakapagsatana kasi buo na talaga siya. At least, diba? Tangina mo, kakasulat sila. Oh my God! Ang ang ano pa doon? Wait lang, ang ano pa doon? Ano ni Abby? June 23? Si Abby, di ba, Father's Day? One week before. Kasi 48, we can terminate with Nancy. Yeah, so possible naman. Kabuhulday nga sila. Ilan ba si Abby? Father's Day. 18. June 17. 18. Sa iba, ganun yun eh. So pwede rin maging Father's Day ang birthday na itong pwede rin. So sino na ba yan? Si Abby na ba yan? Abby. Si Happy na, ano, Happy? Maniwala ka, Happy yan. Ito ang pangalan ng anak nyo, Happy. Kasi, Happy, Yabby. Ano pa pangalan mo na susunod? Yabby. It's either Happy lang yun or Yabby. Kasi ano eh, kailangan connected sa pangalan nila eh. Happy na. Hindi mo pwedeng out naman yung isa nolo. Lumulong sa inyo. Parang dapat pinagsama si Happy tsaka si Yabby. Nakakalito nga lang sila. Kunyari kumakain sila ng tatlo. Kahit anong isigaw mo, tas malayo ka. Oo. Happy! Si Happy na madiba ano? Totoo kasi. Hindi, ngayon totoo ko, baby. Pero yan, B, eh susunod. B din? Happy. Ah! Sino yan, ha? Kasi yan din eh, Happy. Hindi nakakalito yun. Kasi dalawa lang talaga yan, Happy or Happy lang yan. Okay lang tayo sa Happy, kaya lang may sikat mong Happy. Sino Happy? How are you? How are you? At least ako kay na. Sino yung Happy yan? Nakakalito lang talaga yung pangalan nila. Kailangan talaga dahil si Happy. Ay, nakapahabi! Happy! Happy! Palayo nito! Hindi siya palayo na sila magkakano kasi si Happy ang palayo diba ano? Hindi, ako pita. Dami palayo nun. Hindi, mga siyempre bata. Sana ano siya, may ang pita. Pitang-pitang-pitang. Mochi na naglalapit rin dyan. Ano yung palayo niya? Si ano, si D
Diba, walang heartbeat? Ganda. Heartbeat na yung mamang Kimbo, pag-i. Alam ko dito natuloy, sabi ko nga, dahil binugbog mo. Alam mo, titiboy na lang ako. Titiboy na lang ako na kayo magbartago lang ka na. Sino mo ah? Si Happy, dalawang beses ka na the last. Si Happy, dinugo ka. Itong pangalap na nag-pins ka, binugbog ka diba? Ano ba yung mga anak ni Rocky pag lumaki puro warrior? Hindi sila mas yung warrior, yung mga anak ni warrior talaga. Parang piling ko maglaman paglaki ng tatlo, sila yung nagsusuntukan. Laki na po. Buhay siya! Yay! Oh my God! Congrats, Robin! Nakakakabang mag-inasawa niya. Yay! Buhay siya! Mag-isa lang siya pa.
Ang kit ng heartbeat, no? Doon ako na ano yun, natuwa eh, kasi nung nakita ko may gumagano na, ay heartbeat nga. Tapos isipin mo yun, tatlo lang yung heartbeat lahat, kung saan ka sa puso. Doon, hindi mo nila makakuha yun sa puso. Alam ko, sinasabi ko lang. Ano ka, te? Si Marie. Ate Marie. Mm-hmm. But, well and good, kasi nandiyan naman ang heartbeat, so parang ako na afraid. Yung bagong RTP. May subcryonic hemorrhage lang ulit, pero konti lang. Okay. Hindi siya tulad kay Abby na madami talaga sinidudugo ako. Okay. So, hinihintay ko lang reply ng OB ko kung mag-ventilus ako. Okay. Hindi talaga kailangan mo pa magpahinga. Bukas daw 4 PM. Bukas na sa plama ng mga bata. Okay. Narelieve kami dalawa. Kagabi pa kami din yung makatulog ni Harvey. Mm-mm. Isip kami ng isip. Alam mo, Tay, nag-ano na ako, nag-ready na ako sa bukas ha? Paano pag kailangan yung terminate. Kailangan ako ready ako. Diya, huwag kang mag-overthink. Tutuloy. Ang sabi ko sa'yo, magiging okay ang lahat. Napaka-cute. Nakahiga na siya nun. Tapos next 2 weeks, mabalik ako ulit para makita na makita yung road. Eto, hindi mo harbi. Sabi nga ni Vince, mga anak niya, no? Dami ng pinagdaanan. Si Happy, nagdulas ka 2 beses. Si Dodong, di mag-uka. Eto na, nag-pills ka na ng mga anak mo, mga warrior. Oo. Warrior. Kaya mo yung pinagdaanan sila, may mga sakit yun. Pero warrior yun mo eh. Oo, naman yung may birthday mo. Sayang ito, mag-iistan naman kami sa kanya. Okay lang. Wala pa. Ano yung favorite yan? Painumin ng gamot lang. Bukasan natin bigay. Kakaano. Patuyo na kasi lalaman. Patuyo na. Okay na siya. Paunti-unti na lang kailangan mo talaga yung ano. Pero bukas, mag-check up. Rekta na kay doctor, makita na regrow yung lungs. So, parang pero si Dodong ay, ano, okay. Sigla. Sigla. Well, parang hindi nagkakasakit si Dodo, kahit sinisip ko, Masigil si Dodo, kasi inaano siya kahit, pero nandito. Di ba nakita mo, nanonood ang TV? Nakita nga yung chan mo doon. Uy, naantok na ako. Alam mo ba na panood siya kanila? Si Tommy Panilya. Oo nga. Sino ba na papapanood ng mga pinaghihitiin ni Dodo? Ayun no. Nanonood ang FPG, nanonood ang Robin Panilya. Papanoorin sila. Kasi yung mga old film. All feel, tapos tumat... Kasi maririnig niya talaga yung salita lang. Wala masyadong background. Gawa ganito pa siya, ano yung mukha niya. Gawa ganito yung mukha ni Dodong sa Harvey. Maybe si Dodong nanonood ng ano, old school talaga. Old school. Sabi ko, Harvey, halata mo si Dodong. Masyado ng mga ano, mana agad na ano, kahit sa TV. Magkakalanya lang siya net. Maka ano lang siya. Si Happy ang saya-saya naman niya habang ginagano ko si Dodong. Ba. Sabi ko, ay, okay siya. Kailangan talaga niya ng check-up.